makuha mo yung attentionnya. Pero at the same time, to empower yourself para ma-enjoy mo yung time mo, na it's not all about them, it's not all about getting a guy, but being confident about yourself. From Manila right now, I have a couple of friends here in Manila that I'd like to introduce you to. Thought I'd end up with Sean. But it wasn't a crunch. I'm listening to Christmas. I'm listening to Christmas. I'm sorry. I'm sorry. Hello. Because of you, I'm never straight. Oh, whatever, Sheila. Good afternoon. 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 It's 12 o'clock in the afternoon, guys. Sobrang lakas ng ulan. Lakas, grabe. And we are heading to PICC kasi pupunta kami sa live tour ni Matthew Hussey. Probably doon na kami sa pinakalikod kasi nalimutan ko, 11 o'clock ko na siya naalala, and then sila late. So lahat kami late. Ending, ayun. One hour na. Oo. Discover na sa Scotland ako itamad muna sa atin syempre yung maganda ng topic. Ako talaga nag-iikot, pwede naman kayo, di ba? Nag-drive ako, di ba? Ang haba ng ko dyan, kung hindi ko siya maiikot, oh. Di ba? De, ayun. Kato ng blush. Si ano kasi, si Matthew Hussey, di ba yun nga yung nagbibigay siya ng advice? Una ko siyang napanood before sa Facebook. Nasa ano ko, UK. Mm. Tapos nagkaroon ako ng problema, you know, sa pag-ibig. Ay, hindi! Dito pa ako sa Pilipinas noon. Tapos nag-break kami nung ex ko. Tapos, di ba, nandun nga ako sa UK. Tapos, hindi mo kasi pwede bilhin dito yung audiobook niya. Kaya hindi ko nababasa yung libro niya. Napapanood ko lang yung mga advice niya.
Tapos, ano na, nung pagdating sa Scotland, ayun na, pwede na i-download kasi doon sa area na yun. Ay, as in, talagang nakatulong eh. Sinabuhay ko talaga siya. At nakatulong talaga yun siya sa akin. Na-apply ko yun siya nung, ano na, nung kasama ko na nakilala ko na sa field. Yung ganun. So, talagang, hindi man ako manghihingi ng advice sa kanya ngayon. Parang gusto ko lang siya makita kasi big part siya ng ating buhay. Tara! Wow! Masarap i-share sa kanya. Oo. Yung sa kanya ko na ano na yung mga lalaki daw. Share ko talaga yun. Para yung sila mga bata. Kung gusto, meron kang gusto, meron kang, ano, gusto mong heavy gawin nila. Heavy traffic reported ahead. Meron kang gusto mong gawin nila. Kailangan, para mo siyang sasabihin sa bata na pag ginawa nila yun, yung gwapo-gwapo mo naman pag nagluluto, ending yan, lagi na silang magluluto. Yung mga ganon. Or, ano, kahit na kaya mo naman buhatin yung balde, iyaano mo sa kanila na, kasi, ano, hindi ko kaya eh. Kasi parang feel nila na kailangan mo sila. Yung mga ganon. So, na-apply ko sa kasawa ko. Kasawa ko na siya. Kasi, di ba, noon, ano, ko, alam ko na, feel na feel ko talaga independent woman ako, ganyan. Diba, alam mo yan? Tapos, yung pala, kailangan, malaking factor din na kailangan, mararamdaman din nila na kailangan mo sila. Masyado nang over, ano kasi, over independent. Gusto ko yung naano sa kanila, na kahit na kailangan, hindi mo naman kailangan ng tulong, mapatulong ka pa minsan-minsan, tapos mag-thank you pa, mga ganun ba, ano. Tapos, diba, pag ang bata, I'm so strong. Wow, you're so strong. Kaya di ba kay Philip ganyan ako? No. Yung hindi yan. Parang bata yun. Minsan yung ay na parang batang-bata na talaga. Minsan lagi yun sa video. Oo. Oh. Wow, ano naman yung sinasabi mo sa kanya? Wow naman. Ganun. Gwapo naman yan. Yung hindi yan. Talaga iba. Oh, iba yung kanina. Yung gigil niya eh. Nagbo-blocks talaga siya. So doon sa kanya ko yun natutunan. Tsaka yung sinabi mo yung may anak. Oo, I think wala pa kayong anak nun. Pinanood ko yung ano, yung paano mo i-keep yung in 200 meters na hindi ka nagme-message. Kasi yung nagde-date pa lang kayo ni ano ni Phil noon tapos hindi ka masyadong interested tapos nagpapanggap ka na you're going out pero doon ka lang sa bahay ganun. Pero kay pagdating kay Matthew naman sabi niya instead of playing mind games like that why don't you do it na instead na sabihin mo na I'm going out to have dinner with friends why don't you actually reach out to your friends totohanin mo na hindi mo lang basta ipaparamdam para lang makuha mo yung attention niya pero at the same time to empower yourself para ma-enjoy mo yung time mo na it's not all about them it's not all about getting a guy but being confident about yourself. Ganyan! Matthew Hasi, ay na-endorse na kita. Baka naman... Baka naman bigyan mo naman kami ng miski isang libro dyan kahit hati-hati na naman. Ganon! Kasi talaga, pag narinig niya siya mag-ano, tapos bigyan kanya kayo ng... Right. Papakinggan niya yung story mo. Tapos sasabi niya sa inyo na, do you notice ba na mas malapit siya sa'yo nung bago, noon na hindi mo siya laging ina-update? Mga ganyan! Oo. Kung hindi mo siya jowa ngayon at hindi ka nag-aalala ko ng ginagawa niya, ano yung tingin mo na ginagawa mo? Ano, I'm out with my friends. Why don't you do that? Do you think pag ginawa mo ba yun? Ay, hindi mo ba naisip na pag ginawa mo yun, mas magiging interesting ka sa kanya? Kasi parang nakakano na siya sa kunyari may karelasyon siya. Parang siya na yung nagmamind game sa karelasyon niya. Parang feeling ko kapag kunyari ginawa. Yung ginawa ko siya. Ay. Para may gagawin ako. Susampol ko naman. Kala ko iba talaga. Ako lang naman to eh. Sige na nga, sige na. Parang kunyari, diba? Pag ginawa ka. Talagang ginawa niya talaga. sige. Susampol na totohanin ko na ng bongga-bongga. Oh, sige. Ginawa kanya. Kunyari ko, ginawa niya ako, diba? Parang feeling ko kung magpapakita ko yung ng ano sa kanya, ng yung pagiging care ko. Parang feeling ko sa iisipin na daw ginagawa niya lang yan kasi ano? Kaya kadalasan yung mga nagla-love advice, hindi sila masyadong madalas hindi sila nating na relationship. Parang nako alam ko na kung bakit yung ginagawa niya. Kasi may mind read din sila. Diba parang kalokohan na pag maaarelasyon ko nung ganyan. Ano? Huwag gagatahin na lang ba natin yung meeting mo? Huwag ganyan lang ba? Ano kayang ibig sabihin pagka kumain siya ng ganito? Ano kayang ibig sabihin pagka ginawa niya? Ay, patulog ba? Siguro pasisira ka kayo.
Alam mo, pinaka nakakatawa talaga. Iniisip niyo talaga. Magiging jowa niyo talaga. Talaga ano eh. Alam mo, parang pag dumating kami dun, yung isang glimpse lang ni Matthew sa amin, isa sa amin, di ba? Malay mo naman. Wala eh, parang... You can never tell, di ba? Doon mo. Ay, masasaktan kami. Wait na lang. I-revise natin yun. Alam ko kasi, no? Kaya yung parang, di ba yung minabasa ko before na ano, ano yun? Why do men love bitches? Siya yung nagbabalance, no? Na yun sa kanya, okay, okay yun. Pero, kailangan ganito. Yung kung magagawin mo. Parang balance. Oo. Na wag mo ganun. Wag mo, kasi parang tinotorture mo yung sarili mo na kailangan ganito ako para magustuhan ako. No, parang kailangan natutunan mo mahalin yung sarili mo. In what way? Parang gano'n na ganyan. Parang gano'n. Magaling siya. I love it. Kasi Philip, tatan niya, sino ba yan? Matthew Hussey. Nagkasaloso niya yun sa Matthew. Kala niya nga senior eh. So ano, ano mangyayari? May banda ba siyang kasama? O pwede sabi mo, lahat advisor yun. Ha? Lalaki? Sabi niya gano'n. Nag-umpisa na ba? Hindi ko sila ikatan pa siya sa harap niya eh. Muna, hanapin niya ka muna. Alin, nandun na siya? Oo, nag-umpisa na rin kanina pa ba? Matthew! Maraming late. Eh, maulat ka mo. Sabi mo, i-delay niya muna. Hindi, yung lakas ng ulan, tsaka maano. Sobrang lakas. Sige na. Park pa tayo. Teka, wala hanggang alas 4 naman. Mamaya na. Yung papel na yan, hanggang alas 6, andyan pa yan. Anong floor to? Ay, maingay. Saan ba? Sabi ka alabang 4th floor. Ha? Eh, nakita mo yun. Eh, pero yung araw andito, ayun yung araw. Oh my God, guys. Muntik ka lang hindi makapasok. Hindi ko alam, tinang yung ticket. 12 to 2 lang. Kaya baka isip ko nga, baka mali yan, baka baka may panibago sa ano, baka ano siya, for schedule. Ewan ko, huwag naman sana. Ayun siya guys, ayun, papel lang, nakalagay Matthew Hussey. Kasi si Matthew. Hindi guys, alam ko gaano ka-importante sa akin to. Magpo-propose na siya, Charo. Nasaan na yung ticket ko? Asan na sila? Grabe, hindi kayo baka ano, pinapapasok kasi naka-sleeveless kami. Hindi ko na alam, wala naman siya sa... Ang dress na niya siya. Oo. Yeah, sorry. On the phone? Okay lang ba? Sorry ah. Oo, nasa loob, bakit? Oh my God, naririnig ko yung phone. Nandito na naman yung door! Naman dito tayo. Matthew, live, love life. Teka, basa na. Oh my gosh. Lenin! Who's Lenin? Ay! Sa bahay. Hi, nice to meet you. And another one, yeah. Nandito ako ng vlog ni Mama. Hi, sorry. Thank you. Thank you. Okay na? Stamp na. Okay. Salamat. Oh, you know. Pero okay lang, makita ko na lang siya. Your question is, if she asks for the night, how or can? Who I am, or what I've done, or what we've made, and the fact that we have a community here, and it's on the other side of the world, is like, I honestly, it is mind-blowing to me, and I truly, when we booked this event, I was ready for like, okay, if like 20 people buy tickets, so be it. This is so, so special for us, and to be in Asia, and to be connecting with you guys, and to receive so much love, and to feel like we're, like this is the new tribe that I have in person is a very, very special and emotional thing for me. And I really want to thank you for giving me your time, because there's nothing more precious than your time, and you chose to spend a lot there with that. So thank you. Hello. So maybe number six is all you need is love. Now, I actually believe that this is true in one sense. Hey guys, what's going on? It is Matthew Hussey coming to you from Manila right now.
I have a couple of friends here in Manila that I'd like to introduce you to. Nagkita kami dito. I am married, pero kiniklik. The more than welcome to step away. This is so lovely. Thank you so much. Okay. I'm going to read it later, okay? Alright. Parang kasi ayoko kasi nung ayoko nung meet and greet na. Hi, ano? About I've been watching. Ayoko nang about sa akin. Kaya yun yung reason kaya ako nagpapa-meet and greet. Kasi parang ayoko nung feeling like, I'm fan mo ako, parang okay naman sa akin yun. Oo, parang ayoko nang artist effect. Pero if it's about them, parang mas maganda yun. Kasi marami ng mga LD anak, you know. Wala. Ang hot mo dyan, buti lang mo buha. Buti lang mo. Grabe, gutom namin. Gutom ka na? Hindi mo kahit hindi ko nga madamkot yung kinakain mo. Hindi mo makatotoo. Wala ka kasi yung tinigod bakla. Ganun ko lang namin. Kinain namin ng bonggang-bongga yung mga side dish. Wala pa yung main. Talagang gutom na. Ayun na siya. Yum. Alagaan po kayo ni Ariel Bang. Salamat. Samjang po ang galbi. Asasami yun. Ano to? Galbi gym ma. Bibs too. Hi guys! Hi! Ito kami sa Mawa. Nag-vlog ba kayo na yung kumakain? Aya! Katapos lang namin kumain. Sobrang init. Grabe. Kami sa parking lot. And nag-crave ako ng milk tea. Ang pinakamalapit na napadaanan natin namin is Tiger Sugar. Feeling ko talaga may scent, may Tiger Sugar scent yung isa dyan. Meron siyang antena na. Hindi ko talaga inaasahan yun na paglingon ko ng may Tiger Sugar pala. Hindi talaga nilaan talaga na doon tayo dumaan. Parang mukhang chocolate siya ng tea. Wala siyang milk tea ba siya? Very light. Or some chocolate milk. Yung isa merong ano, may coffee. Yung isa. Chococol. Yan ang pangalan niya, Chococol. Chococol. Yung isa talaga. Prop. Hindi siya proper milk tea. Parang may konti rin. Or parang... Wala akong nasa hanggang. Yung nga? Wala. Chocolate. Pero habang nagbimilk si Tete at magka-carpool tayo. Nagulat ako eh. Shout out to my ex.
Car. Carpool, di ba? Oh, whatever, Sheila. But what's up? Alright, well, nothing. You just miss me. Nothing? You miss your beautiful wife. Oh, three. Oh! Enjoy the time with your friends. Thank you, love. I'll call you when I get home, okay? Yeah, no problem. Bye. Bye. Love you. Bye. Bye. Kasi pili ko magpapatay pa rin tayo ng oras kasi siya hanggang 7 na lang. Pag tinangay natin to sa BGC, by the time na makarating tayong BGC, alas 7 na. Malapit ka na lang dito. Oo, oh, tama. At least dito lang siya. Hindi, malapit ka lang. I mean... Aba kayo yung nga, may pagpabigusin. Magkailan LRT ka ba? Kanina. Hanggang alas 12 na? Grabe naman to. Ano anong oras na nga? Binibiay nito ba? Parang ano ka dun? Parang exam ka dun. Sabi ko, hindi ko lang na-realize. Oo nga, sa akin dito. Ano ba? Hanggang... Huwag na tayo. Huwag ka na pumasok. Ha? Hindi ko ba natanggalin yan? Wala akong pasok mamaya ang gabi. Pero may pasok ako madaling araw. Bakla ka na bobo. Wala pa. Buntik na. Inaabangan ko ng mga tumulot. Bilang yun. Naka-alala naman ako sa'yo. Wala ko. Hindi ko na kayang ginagawa kung tulad nung pagpumunta ko dito. Di ba? Diretso na ako pasok. Wala akong tulog noon. Mm-hmm. Pero pag kapag umaga ako, hindi ko na kaya yung... Kaya pumasok wala akong ako. Ano, wala akong tulog. Kaya huwag ka nga pumasok. Kailan? Bukas. Bakla ka! Pumasok mo? Alas 6. Ay, alas 5. Oh. Lasingin. Medical certificate! Yay! Bibili? Sarekto. Sabawa tayo. Ano? Game sa akin. Masasakyan tayo. Drive. Mabilis tayo. Ano lang yan?
Drive-thru lang po. Drive-thru yun. Pagawa ka. Oo, alam ko 100 lang. Turn right. Iinom ako ng... May sarili ka ba, doktor? Ay, kabog yung sariling doktor, ha? Oo, dumi-dumi dun. Ano? Ano gusto mo sakit? Mamili ka. Kasi diba, syempre ano ilalagay doon sa medical certificate? Hindi na ako pumasok kanina. Sabi mo na lang doon na napabuko kami ng pang dalawang araw na umabsent. Yeah. Nasa kapel na sa libro na nila yun. Teka, nung pangunta kayong boss ko. Why? It's right. Bye-bye.